Yan. At happy birthday din sa kambal, si Angelique, Angelica, at kay Brother Art, at kay Baby Seven, na nasi-celebrate ngayon. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan, sa kanyang biyaya sa atin lahat, no? Ako'y malugod ngayon na hinaharap kayo dahil ito na ang katapusan ng ating series. Pero bago yun, darako muna tayo sa ating pastoral prayer, and may mga items tayo na ipapanalangin niyo na napaka-urgent. Unang-una po dyan ang malakas na typhoon karting. Sa lukuyan po ay sabi po, marami na pong mga lugar sa kapuluan o sa Luzon na naka-signal number 4. Kasama dyan ang Rizal. So may mga kapatid tayo sa Rizal at sa iba pa mga lugar. So patuloy na panalangin na huwag makapanalasa ng matindi ang bagyong ito, bagkos ito'y humina. At maging yung dinadala niyang habagat ay huwag magsanhi ng mga pagbaha. Dahil alam naman natin, napaka-vulnerable ng ating bansa sa mga ganyang sakuna, no? Kaya panalangin natin. At isama rin natin sa panalangin ang health ng ating mga kapatid. Dahil nga, kung ito ay tagulan o tagbagyo, alam natin na yung flu season, ganun din po, marami nagkakasakit. At pagpasalamat din natin sa Panginoon yung mga nagsigaling na, yung mga naka-alis na sa isolation. At patuloy din natin itaas ang ating mga kapatid na nagdadalang tao, si Sister Joanna at Sister Roberta. Sister Robin ngayon, medyo hindi maganda ang pakiramdam. Patuloy natin itaas sa Panginoon ang kanyang health. At ganun din po, itaas din natin sa Panginoon ang kapadalan ng ating simbahan, ang family worship consistency ng ating mga pamilya, maging ang malapit na pag-select natin ng pastor for Cornerstone Formed Outreach na ating i-undertake. So, panalangin natin to, maging ang kabuuan ng covenanting process para sa CRO ay patuloy natin itong ma-accomplish sa awa ng Diyos at sa biyaya niya at sa kanyang gabay. Tataas natin sa Panginoon na patuloy paigtingin ng Panginoon ang uhaw at pagkagutom ng ating kongregasyon sa salita ng Diyos, sa pananalangin at sa pagtitipon. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa biyaya mo na tinipon mo kami upang magkasama-sama ulit to have fellowship, to celebrate the Lord's Day, and to build each other up, to edify, and to encourage one another. At salamat o Diyos dahil ingatan niyo kami sa pagbiyahe dito. Kami po ay nakarating na matiwasay. At ganoon din, Panginoon, yung mga kapatid namin na nasa biyahe pa, humahabol, Panginoon, ingatan niyo rin po sila at gabayan na makarating sila ng safe and sound at makasama namin sila sa pagtitipong ito. At ganoon din po, tinataas po namin ang kasalukuyang typhoon na nasa bansang Pilipinas, ang Typhoon Karting, maging ang isa pang epekto nito na hangin na bagat. Dalangin po namin na huwag itong magbigay ng matinding pinsala sa aming bansa, sa aming mga karatig bayan, sa mga kababayan namin, Lord. Dalangin namin na spare niyo po ang bansang ito sa ganitong sakuna, maging lalo na ang mga kapatiran na natatamaan ng bagyong ito. Dalangin namin na ingatan niyo po sila at patuloy niyo silang supply yung mga pangangailangan, O Lord. At tinataas din po namin dahil nga sa tag-ulan ngayon, marami po nagkakasakit pa rin. Dalangin namin na ang iba yung kagalingan. At patuloy niyo po igawad sa kanila at ang kalakasan din, Lord. At maging yung katalinuhan sa pag-iingat sa kanilang mga pangangatawan at kanilang kalusugan. At tinataas din po namin sa pasasalamat ang mga kapatiran na namin nagsigaling sa mga sakit sa COVID at sa ano pa pang mga sakit dahil ng trangkaso. Salamat o Diyos dahil kayo po ang tumulong na mapagaling sila. Salamat o Diyos sa biyaya nyo na nagpapalakas sa kanila, sa kanilang spiritual at physical na buhay. Salamat din o Diyos dahil kayo rin po nagsupply ng mga gamot, mga kakainin, Lord, upang mabalik ang resistensya ng katawan ng mga kapatirang ito. At tinataas din po namin sa inyo, Lord, ang mga nagdadalang tao sa iglesia ito, si Sister Joanna, maging Sister Roberta. Dalangin namin, Lord, especially Sister Roberta ngayon na masama ang pakiramdam. We pray that you continue to heal her at mapapalakas itong dalawang mga
nagdadalang tao na mga kapatid namin, Lord, na patuloy silang magkaroon ng magandang kalusugan, maging ng baby sa sinapupunan nila, ay maging safe, Lord, at patuloy silang mag-develop, Lord, ng normal at maging maayos po nawa hanggang sa kanilang panganganak at hanggang, Lord, sa recover nila, O Lord. At dalangin namin na kayo rin po ang mag-supply ng mga pangangailangan nila, O Lord God. At tinataas din po namin, Panginoon, ang covenanting process ng iglesyang ito. Dalangin namin, Lord, sa lalong madaling panahon ay makomply namin lahat ng requirements at maganap namin yung mga dapat namin gawin bilang isang kongregasyon na nag-a-apply bilang mga miyembro at bilang isang iglesia. Dalangin po namin na patuloy nyo nga pong ingatan ang aming mga kapatiran, sa, lalo na Panginoon sa pag-oversight ni Pastor Joseph Pelejo at maging ng kabuuan ng ARBC. Dalangin namin, Lord, nagabayan nyo rin po sila, ingatan nyo po sila na sa kanila pong pagtulong sa amin, Lord, ay pagpalain nyo po sila sa kanilang mga effort at labor, Lord, sa pag-assist sa amin sa covenanting process. Even, Lord, sa pag-select ng official elder or pastor ng CRO, dalangin namin, Lord, na bilang isang kongregasyon, magkaisa kami, magawa namin due diligence namin, Lord God, sa pag-aaral sa buhay ng applicant, Panginoon, na pastor sa aking katauhan. At dalangin namin, Lord, na ito ay maging smooth yung proseso at pangalan mo lamang ang may taas. At maging, Lord, sa aming pag-aaral ngayong hapong ito, ng iyong salita, sa conclusion ng aming series, salamat o Diyos sa pag-sustain mo sa amin. Hindi kayo nagkulang, bagkos Lord, nakita namin kung paano nailatag ang buong aklat ng Efeso sa pag-aaral, Lord, at sa pagsulat ni Pablo, Panginoon, Apostol Pablo. Dalangin namin na ito'y patuloy na magbunga sa aming mga buhay. Magampanan namin kung ano yung responsibilidad namin at mga responses namin, Lord God, sa aming mga natutunan. Ang pangalan mo lamang may taas, patuloy mo kay tago, Panginoon, sa likuran ng iyong krus, at patuloy kaming matuto, lumago, at papabanal ng iyong salita. Salamat sa iyong banal na Espiritu, nagpapaliwanag sa iyong mga kaisipan, at kayo po nawa ang patuloy na maluwalhati. Ito ang aming dalangin, sa pangalan ni Jesus, dapat magsabi na Amen at Amen. Magandang hapon po muli, and happy Lord's Day ulit, at nakaka-bless na nandito tayo ngayon sa kahit medyo maulan, madilim, makulimlim ang panahon, ay nandito tayo ngayon at nagkakasama-sama. So ngayon po ay, gaya na sinabi ko, ay conclusion na ng ating supposed to be 6-part series with 6 sub-series. Kaya salamat sa Diyos dahil siya ang nagbibigay ng kalakasan, sustenance sa atin. So ang title po ng part 6F, na ito ay concluding benediction. Ito yung mga ilang talata na natitira na ating patuloy na aaralin kung ano ang pinaka-implikasyon nito sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, ano matutulong nito sa doktrina at sa pagsasabuhay nito sa ating pananampalataya. Iyayayahan ko po lahat na tumayo at basahin natin ang ating text in Ephesians chapter 6 verses 21 to 24. Ulitin ko po, Ephesians chapter 6, verse 21 to 24. This is the word of God. Verse 21, so that you also may know how I am and what I am doing. Tychicus, the beloved brother and faithful minister in the Lord, will tell you everything. I have sent him for you for this very purpose, that you may know how we are and that he may encourage your hearts. Verse 23, peace be to the brothers and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all who love our Lord Jesus Christ with love uncorruptible. Salamat sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay makakaupo. I and my wife have been blessed to have a vacation with some of our brothers and our sisters these past few days. And I would like to thank the Lord for their lives and their generosity. Sabi ko nga, kausap kami ni Brother Rico, I think never in my lifetime na madala ko dun yung misis ko. But in God's providence and provision, the Lord has been faithful that we were able to have a vacation in Palawan. At sobrang na-enjoy ko yung vacation na yon. Salamat sa inyo na
Nakapagpahinga ang aking isipan for the last few, ilang araw ba tayo dun? Five days? No? I-separate ko yung aking buong pagkatao sa mga responsibility muna sa church for the meantime. Sabi ko nga si Bang, kausap ko kanina, si Pearl, sabi ko, ang ginawa ko lang doon sa pastoral duty ay mag-lead ng devotion. Pero sabi ko, parang ayoko eh. Parang gusto kong i-delegate kay Brother Rico kasi sa ibang kapatid, you know. Pero napakabuti ng Diyos that the Lord has blessed us na ma-enjoy yung vacation na yon. In connection to that, one of the most memorable part of that trip was the snorkeling activity. When we went to, I think that was the Seven Commandos Beach, dun yung may snorkel, di ba? And I never really had the chance to learn how to swim. Hindi ako marunong talagang lumangoy. Feeling ko, lulubog ako any moment I touch the water. So it brought me it gave me the fear of the open sea. Dagat, no, takot ako doon, di ko alam kung ano nasa ilalim. So pag may mga napapanood ako movies like yung mga Jaws or anything na merong malaking dambuhala sa ilalim ng tubig, talaga natatakot ako at nakakatrauma sa akin yon. But I've learned na ang takot ko ay hindi yung kung ano yung wala, hindi ko alam sa ilalim, kundi yung takot na hindi ako marunong lumangoy. That's the point. So what happened in that vacation, because of the ingenious invention of the 21st century, which is the life vest, napakagandang, kung sino mang umimbento ng modern-day life vest, salamat sa Diyos sa buhay niya. No? Maraming naligtas, literal, physically, sa life vest na yan. And because that is a flotation device, I was able to somehow swim. And knowing that I won't sink, na hindi ako lulubog, in the open sea, even if it's deep enough to drown me or drown the whole universe, the whole earth, kung paano nilunod ng Diyos, no? Kapag nakita ko yung dagat, Panginoon, maraming namatay dito. Ito yung isa sa mga example ng wrath mo. O paano mo winasak yung kasamaan. Isip-isip ko lang. And whenever I see the sea, pag nakikita ko yung karagatan, na-remind ako sa kalakasan ng Diyos kung gaano siya ka-powerful, kung gaano katindi yung purging power niya, that it can purge the sins na nandoon sa kasanglibutan. At ilan lamang ang nag-survive? No? 8 lamang. Grabe yun. And we have the reason to believe in the creation na nung bago ang flood, ay million-million na ang tao. Marami ng tao noon, hindi lang sila iinan. And God did not any problem in killing all of those sinful people. No? So can you imagine? No, napaka-minuscule natin, napakaliit natin. But because of that life vest, because of that, it drastically changed my demeanor, yung kilos ko, it changed not only my demeanor, but my movement, ang yabang ko. Kahit saan ako pumupunta, ang angas ko, ako pa yung nagsasabi, nandito si Nemo, nandito si Dory, dive in, ang bagal nyo naman, ang weak nyo. Yung misis ko, mas magaling lumungoy sa akin, pero tinuturuan ko pa kung anong gagawin eh. Nagkaroon ako ng somehow confidence. It changed how my mindset. It changed how I viewed everything. Because I was floating. The fear of death by drowning was instantly eliminated. I never really knew how to swim, but because of that flotation device, I did something that I've never done before. And that's snorkeling. Napapanood ko lang yun sa YouTube, sa mga vloggers, o sa National Geographic. And for me to physically do that, ang laking accomplishment. Pag ako namin ang misis ko, high five! We did it! No, ang yabang!
Napakayabang. Imagine losing my life vest in the middle of the sea. And muntik-muntikan kasi ang laki ko. Yung life vest ko maliit, large lang, walang XL. Yung nakuha ko pang life vest, sira yung isang lock. So yung sa gitna, nalalock. Yung sa dulo, nalalaban. So kapag hindi ako nag-iingat, pwedeng matanggal yon at malunod ako. So imagine losing my life vest in the middle of the sea. Ano mangyari? All of my confidence and ability to navigate the sea by myself be instantly gone. Tanggal lahat yon. Yung kayabangan ko, tanggal. Yung confidence ko, tanggal. Now, that's how we must view the whole study of the Ephesian Epistle regarding the doctrine in action. Dun tayo ngayon tumingin sa example na yon. Imagine losing the life vest and you don't know how to swim. Imagine that. Kahit nga yung mga malalakas lumango, yung mga kasama namin mga Koreano eh, na, ano eh, kasi may malakas na current, may agos, ingat din sila. We won't be able to move and stay afloat even when we're strong swimmers. When the fatigue mag-set in and other external elements like yung current, pag ito'y umepekto na sa atin. On the other hand, having both doctrine and putting it into action will not only keep us afloat, but it will enable us to move and be productive and basically enjoy it. Enjoy natin yung buhay natin bilang Kristiyano. This is our body. We have doctrines. But we will lose our ability pag nag-set in na yung fatigue. Napagod ka na. Wala na yung lakas mo. But thank God for sending Christ Jesus who acted in behalf of us. He is the action, the actuality of that doctrine. He fulfilled the law. He has done everything to make sure that we will not only stay afloat, but have fun while doing it. Nawala na yung takot sa kamatayan. At yung sarili nating ability na lose yung confidence natin doon at nilagay natin sa flotation device natin. That's why in Him we live and move and have our being. Sa Kanya lahat, ang pagkilos, ang ating identity, ang ating capabilities, lahat ng nasa sa atin, sa Kanya lahat. Kasi baliwala kung tayo ay magagaling lamang lumangoy. Anong ginawa ng Diyos sa mga tao na magagaling lumangoy? Nilunod niya. Pero ang ginawa ng Diyos sa mga tao na ang kanilang pagtitiwala ay nasa arko, kay Noah, kay Shem, Ham, and Japhet, and all their wives, they were saved because they placed their faith in the Word of God when God said, Noah, create an ark for me. And these are the specification. Gawin mo to kung paano ko sinabi, kung saan mo gagawin, kung saan ko sinabi. Lagay mo kung anong sinabi kong ilalagay mo. And Noah did everything to the dot. Lahat ng sinabi ng Diyos, sinunod niya. Ginawa niya. Nung na-create yung ark, hindi sinabi ni Noah na galing ko naman. Ang galing ko gumawa ng barko, ito yung magliligtas sa akin. Ito yung magliligtas sa atin. No. In-acknowledge niya na kung ano sinabi ng salita ng Diyos, that's the very reason why this ark is existing. And this is the only reason why we will be saved. And as we move on in our study, so yun ang makita natin. In our learning of sound doctrine and proper application, are both essential for us to achieve Christ-likeness and mutual edification, all of which will result to glorifying God. Ulitin ko po. In our learning of sound doctrine and proper application, these are both essential for us to achieve Christ-likeness and mutual edification. So yung pagiging kagaya ni Kristo at para sa paglago ng isa't isa, pagtataguyod ng kapatiran. All of which will result to glorifying God. Soli Deo Gloria. Itong naisulat ni Apostle Paul na epistle, hindi ito glory to me.
But this is glory to God. So simulan muna natin sa motibo ni Tychicus nung sinabi niya sa verse 21, so that you also may know how I am and what I am doing. And then he sent Tychicus, the beloved brother and faithful minister in the Lord, will tell you everything. Ano bang motivation niya binanggit doon? First, he sent Tychicus so that you may know who we are, how we are, kung kamusta kami. Malaman niyo kung kamusta kami. Okay? So, hindi lamang nagturo ng doktrina si Pablo in the first three parts of the Ephesian epistle. And on the second three part, hindi na sinabi kung paano ito gawin. Pero kinonclude niya yung letter na hindi na kontento si Pablo na maisabi niya lang yung doktrina at may pakita niya kung paano gawin. Pero gusto niya yung may pakita how we do it. Kung paano kami to tell you how we are. So the we here, yung we, kami, ay sinasabi po sa talatang ito, ay pinapakita rin yung mga kasama ni Apostol Pablo ng mga kapatiran sa Roma. Sa panahon na yon, on that specific time. In the study, ang binanggit ng mga kasama niya ay si Aristarchus, Mark, and si Justus, Epaphras, Luke, and Demas. These are faithful men of God. We can see that in Colossians 4, verse 10 to 14. Makita natin doon kung ano yung na sinabi, how we are, he is talking about we, these are specific people. People who are existing. People who have already learned the doctrine and have put it into action. O sa madaling salita, may exhibit A si Pablo. Kami yun. Nagampanan namin to, nagawa namin, that's why we're writing this to you, pero gusto namin mas madagdagan yung kaalaman nyo. Kaya nandyan si Tychicus. Hindi salat si Pablo sa pagbibigay ng examples, sa pagbibigay ng encouragement for them to know. For example, papadala ko dyan si Brother Evan at para malaman nyo kung sino kami. Ayan. Parang ginagawa ni ni Pastor Joseph, pag pinapadala dito sila Pastor Erdy, sila Brother Jeshuran, sila Brother PJ, to tell, actually, hindi lang yung doktrina, but to tell who they are. Kung kamusta sila. Kung ano sila. Kaya di ba, pag nishishare sila sa family namin, sa church, ganun. Ipapakita nila yung encouragement sa atin na dumadaan din pala kayo, pastor, sa ganyang pagkakataon. Dumadaan din pala kayo sa mga challenges. May mga pagkakasala kayong nilabanan at napagtagumpayan. Anong response natin bilang kongregasyon? In this case, ano magiging response ng mga sinulatan ni Pablo na Ephesian Church? Galing nyo naman, ganun ba? Galing naman ni Tychicus, galing naman ni Mark, galing naman ni Justus. Hindi. Glory to God. Glory to God. Bakit nailatag na ni Pablo? First three chapters, it's always about the power of Christ and in His finished work. Even yung paggawa mo, the last three chapters, even the full armor of God, eh hindi sa'yo yun. It is the full armor of God that you need, that you must wear, that you must put into yourself and able to withstand the blows of the enemy for you to be able to be victorious and fight. It didn't end there. Pray! 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 And praying is an acknowledgement that we cannot do it by ourselves. Yes, we can do something, some things, but it is not enough. We need God. We need His guidance, His provision, His strength. Kaya sabi, manalangin kayo, manalangin kayo. And then, dito sinasabi niya, papadala ko sa inyo si Tychicus para may kwento pa niya sa inyo kung ano kami. Pangalawang motivation, ba't niya pinadala si Tychicus is, sabi doon, to encourage your hearts. To encourage your hearts. In the, kung alam niyo yung Wizard of Oz, alam niyo yung Wizard of Oz, si, sino ba yan? Yung bida doon? Si Alice in Wonderland? Si Dorothy?
Dorothy Gale, di ba? Meron siyang kasama, si Tin Man, si Lion, tapos si Pesa. I forgot. Basta meron doon yung Lion, pero mahina yung puso. Yung Lion, pero mahina yung puso. Kinakailangan natin ng encouragement sa ating mga puso. Kasi kahit gano'ng kabangis ang itsura natin, yung stature natin, kahit mukha tayong malakas, pero dumarating at dumarating sa pagkakataon na ang puso natin ay mahina. And when we say our heart is weak, balikan natin yung sinabi ng salita ng Diyos that our heart is deceitful. It is deceitful. Even in the middle of our strength, it can pull us down. Pwede tayong pabagsakin ang ating mga puso kung hindi ito malakas sa pamamagitan ng lakas ng Diyos. So Tychicus, sa pagkakadescribe sa kanya ay meron siyang gift of encouragement. Kaya siya yung pinadala. Ito yung kagalingan niya, mag-encourage. She is an encourager. So Paul wanted to strengthen even more ang Ephesian believers. And walang best way para gawin to, hindi lang sa sulat, kundi magkaroon ng physical connection, a brother, to really encourage them. So yung trabaho ni Tychicus doon, or yung gift niya, kapag ito'y isinabuhay niya o kanyang pinamala sa Ephesian Church, it will be an encouragement para sa kanila. They will hear encouraging stories, encouraging teachings. Bukod pa doon sa sulat ni Pablo. And it's already been proven in the book of Colossians that Tychicus has already encouraged the hearts of the Colossian believers. So makita natin dito na hindi lang siya patungkol lang sa doctrine in action. Kasi when we put into action the doctrines that we've learned, there will come a time, sabi ko nga, mapapagod at mapapagod ka. Makaranas ka rin ng discouragement. Bakit? Kasi hindi naman instantaneous ang result. Kaya nga, manalangin ka. Eh, pastor, ginawa namin. Alam namin yung doktrina at isinabuhay namin ito ng tama. Pero ba't ganito nangyayari sa amin? May mga ganitong pangyayari. So we have to understand it's part of growing as a church. And discouragement is part of it. That's why God created human beings like Tychicus and gifted them with the gift of encouragement dahil nangihina tayo. Ganon din naman sa atin dito, sa local congregation natin, sa outreach. If you have an encouragement, huwag mong tipidin. Alam niyo yung best encouragement sa kapatiran? Eh yung presensya mo pag nandirito ka. Kasi yun ang pinakita ni Pablo, example. He sent Tychicus. Parang ang baduy naman, no? Kung sumulat si Pablo ng Efeso, 6 chapters, tapos sa dulo sinabi niya, sige, susulat din si Tychicus sa inyo to encourage you. Ano, puro sulat? Hindi. Pinadala niya si Tychicus to be physically present there to encourage them. So yung may pumunta pa lang doon, na kapatid, na encourage sila, yung mere presence ay encouragement na. Can you imagine that in our congregation, kung ano yung boost, ano yung encouragement na dinadala nung presensya nyo kapag nandito kayo. No? Ako personally, bilang interim pastor nyo, whenever I see you here, I'm encouraged. So can you imagine the flip side of it? Whenever you're not here, if you're not physically present, ano yung discouragement na dinadala nun sa iglesia? Ulitin ko ah, if you're not physically present, ano yung discouragement na dinadala nun sa iglesia. Ngunit salamat na lang. Salamat na lang dahil may biyaya ang Diyos sa atin. No? Nagdadala rin siya ng ibang paraan ng encouragement. Though hindi siya top leader or hindi siya yung pinaka, kumbaga kagaya ng mga nabanggit dito, ibang pangalan, siya ay merong important na trabaho at merong matinding impact ito sa iglesia. Yung kanyang ginagawa to encourage the church, hindi lang ginagawa to encourage, but the effort of traveling, yung mag-mission trip siya, yung gawin niya, yung ginagawa niya, puntahan yung mga lugar na sinabi ni Pablo, encourage them, ay malaking tulong, malaking trabaho. Bakit? Si Tychicus po ay tao lamang.
Tama po. Meron din siyang sariling mga indwelling sin na nilalabanan. And the only reason why he was sent to those churches o mga locations na yon to encourage them kasi nanghihina sila. Amen? Pagtitignan mo, parang ang ano naman ang trabaho ni Tychicus. Aharapin niya doon problema. Aharapin niya doon mga tambakol yung mga nakasimangot, discouraged. Hindi ba nakaka-discourage din yun pag dumating ka sa isang iglesia? Problemado. Ito nga, pastor eh. Ganito nga yung problema namin eh. Ganito nga yung ano. Pero ang trabaho niya ay to give hope, to encourage them, to build them up. Imagine how many Tychicus ang pwede nating ma-produce. Imagine kung ilang, sabihin natin yung isang Tychicus, ilang iglesia ang na-encourage doon. And can you imagine if we, as brothers and sisters, ay gawin natin encouragers ang ating mga sarili? Na imbis na, hindi ko naman sinabing magtago na tayo sa ating, yung ating mga emotions, ilihim na natin, o yung mga problema natin, nakaka-discourage kasi. Hindi. Sabi ko nga, yung presensya mo lang dito ay nakaka-encourage na. So we must carry each other's burden. So with that being said, hindi doon natapos. Kundi nagtuloy-tuloy ito sa benediction na binitawan ng salita ni Pablo. In verse 23 and 24, peace be to the brothers and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all who love our Lord Jesus Christ with love incorruptible. Ito po ay benediction. Not like any other benediction, may mga prinsipyo at mga words na ginamit dito si Pablo na idadissect natin ngayon kung ano yung epekto nito sa iglesia ng Efeso at anong implikasyon nito sa atin bilang nagco-covenanting na outreach. So, Paul's benediction it's a form of prayer for the Ephesian church. Pinananalangin niya. Paul's benediction is pleading to God that them or they be founded in Christ. In Christ. Be founded in Christ. Sabi doon sa text na binasa natin. Peace be to the brothers and love with faith from God. Doon muna tayo sa peace be to the brothers. Bakit walang sisters? Yan. Common question yan pag na-encounter itong verse na to. Because yung Adelphos, brothers talaga literally, but this has to be understood as collective prayer or benediction to men and women, brothers and sisters in Christ. There's no doubt about it. Wala, imposible naman na ang gusto lang ni Pablo ay puro kalalakihan, yung may kapayapaan. Hindi, ito'y para sa kabuuan. And as we continue, sabi ito, being having peace to the brothers and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Ang binanggit dito, God the Father and the Lord Jesus Christ. Doon muna tayo. Lahat ng mga blessings na binitawan or yung benediction na binitawan dito ni Pablo ay founded lahat sa Godhead. Kay Christ, sa Ama. If you may, even the Holy Spirit. Because the three are one. So, being founded in Christ means being founded in peace. Kaya peace be to the brothers. Kay Kristo Jesus, sa ating Ama. So it is to be understood na yung kapayapaan is brought about by the gospel of Christ. And this is to be enjoyed by the men and women of the congregation among the brethren. Kapayapaan. Kapayapaan. Pero hindi lang yun yung application nun. If you have peace with the Father, the Son, and the Holy Spirit, if He has blessed us with that eternal peace, meaning wala na tayong hostility, kay God, na nasa Ephesians, binanggit doon, tinanggal na yung hostility, eh wala tayong rason na hindi magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Amen. Hindi lang ito patungkol sa kapayapaan natin sa Diyos, but this is about peace among ourselves in the fold of the congregation, sa church. Kapayapaan sa isa't isa. So, sa parting benediction ni Pablo, ang ninanais na ay hindi lamang kayo magkaisa sa doktrina. Eh, para-press tayong pinaniniwalaan, eh, pero nagpapatay naman tayo sa ating mga kaisipan, nagkakagatan tayo, nagsisiraan tayo,
nagsasakitan tayo, baliwala. Doctrine and action means being founded in the Father and in Christ and the Holy Spirit in peace sa kapayapaan. Kung tama ang doktrina, tama ang pamumuhay, may kapayapaan. Yan ang hindi na-achieve ng lahat ng relihiyon, ng lahat ng paraan. Paraan ni Adan at ni Eva, they were trying to have peace with God by sowing fig leaves. Peace tayo, Lord. Di kami nakaubad, di kami nakakahiya. Hindi na naintindihan. The only way to peace is God Himself because Christ is the Prince of Peace. Sa kanya nagmumula ang kapayapaan. And if our peace is not founded in Christ, if our peace is just founded in our relationship, in human relationship, yung ating mga, tawag dito, barkadahan lamang, o yung human connection, bawa, asawa't mag-asawa, eventually magkakagalit yan. Very artificial. Pero kung nandun tayo, nakasalig ang ating kapayapaan in Christ because of the gospel, that is lasting. Pangalawa, not only be founded in faith, in peace, but abound in love with faith. Let me read. Peace be to the brothers and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Nakita natin, hindi love and faith, but love with faith. Love, therefore, must be based in the knowledge of God and not emotion. That's love in faith. Love with faith. Pag-ibig na may pananampalataya. So, love, to be understood na Jesus Christ, God is love. He displayed the love by sacrificing Himself. Pinakita niyo yung pag-ibig at lahat ng umiibig sa Diyos ay dapat mahalin ang kanyang kapatid. Pero ito ay hindi lamang emosyon. Hindi lamang ito yung ginagawa mo na nagpapakita ka ng external facade ng pag-ibig. But ilan na bang, ilang beses na ba tayo nakita na akala natin mahal tayo? Tama? I'm not only talking about the romantic love. Ilang beses na ba tayo na linlang, na akala natin, nagkakaintindihan tayo, nagmamahalan tayo. Pero isang mitsa lang ng kahit anong issue, tanggal lahat yun. And we end up hating each other. So our love must be based in the knowledge of who God is. Kung sino siya. Hindi kung sino yung kapatid mo. Kasi kung nakabase lang yan kung sino yung kapatid mo, hindi tayo kaibig-ibig. Hindi tayo kamahal-mahal. Pero pagtitignan natin, sino ba ang Diyos, sino ba si Kristo na namatay para sa kapatid mo at inibig siya? Bakit si Kristo namatay para sa taong yan? Anong dahilan para ibigin ko siya? Kasi inibig siya ng Diyos. Namatay si Kristo para sa kanya. Niligtas siya ni Kristo. Na kung si Kristo'y minahal siya, sino ako para hindi siya ibigin? Sino ako para sabihin kong mas mataas ako kay Kristo and I cannot love someone like that? Very sobering itong benediction ni Pablo. That our love must be based in the knowledge of who God is and not based on what we feel or not in human relationship or emotion. Another is to abound in love with faith means love that is steadfast. Steadfast. Steadfast, being immovable, meaning maging pasensyoso ka, magtyaga ka, may pagtsatsaga. So the love that is steadfast is can only be displayed in the love of Christ. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Grabe na maintindihan natin na ang pag-ibig ng Diyos ay tapat at patuloy na nagtatapat. Anong best example? Anong ginawa niya kay Pedro? Nung siya ay tinatuwa ni Pedro at siya'y kinarap at nag-aalmusal sila. Ano pa sinabi ni Jesucristo doon? Mahal mo ba ako? Yes, Lord. You know, I love you. Weh! Ganun ba sagot ni Kristo?
Hindi, binigay niya ng responsibilidad. Feed my sheep. Pakainin mo sila. Nandun yung pananampalataya, yung katapatan ng Diyos, na hindi man naging tapat si Pedro, pero tapat ang Diyos na umibig at tumawag kay Pedro, na pinatutuloy siya, gawin mo yung dapat mong gawin kasi mahal kita. And because I love you, you love me. Love that is steadfast, pinakita sa buhay ni Pablo. It is the very reason that compelled him to write the epistle of Ephesians while in chains. Na hindi niya pinanalangin, Lord, mga kapatid, ipanalangin yung kalayaan ko. Ipanalangin niyo na magbago, maging mabait sa akin yung captors ko. That was not the content of his prayer. But the content of his prayer is love. That he may be able to continually speak the gospel, to share the word of God, even in chains, unto death. And that's love. That is faithful, steadfast. And this is not a human love. This love can only come from one source, and it is Christ. At ang pangatlo, verse 24, grace be with all who love our Lord Jesus Christ with love incorruptible. Reading ko ha. Grace be with all who love our Lord Jesus Christ with love incorruptible. Biyaya. Biyaya. Grace. And this grace, kung paano sinabi, be founded in Christ's love, be in peace, be abounding in love with faith, and to be gracious. Because God has given us grace. And this grace is exclusive. This is not the common grace, but this is the salvific grace na binigay. And this grace is a grace that saves. Ito yung grasya na pinananalangin ni Pablo, that God will be gracious to you, meaning that God will continue to uphold you with His righteous right hand, that He will not allow you to slip. He will not allow you to fall away. He will not allow you to fall. And even if you fall, God's grace is enough to bring you up and restore you and sustain you as you walk, as you practice the doctrines that you've learned in your life. It saves. Second, the grace reserved for believers alone. These believers ay ligtas. At ang biyayang ito ay may enjoy lamang ng mga mananampalataya na. Hindi pinananalangin ni Pablo na biyayaan ng Diyos ang buong mundo, kundi sinasabi niya dito sa Epistle of Ephesians, kayong mga taga-Ephesian Church, may the Lord give you grace and sustain you. Mabiyayaan kayo. Kayo lang. I'm praying for you, mga nagmamahal sa Diyos. Why? Because the third one, that grace enabled us believers to love. Nabasa natin the book of naaralan natin ang 1 John na ang pag-ibig ng Diyos, yung mahalin mo ang kapatid mo, it is not something to be wala kang pwedeng gawin to have that kind of love kasi ito ay hindi ina-achieve. Kundi ito ay binigay ng Diyos. It's been given freely to us. And the ability to love is because we've been saved. At realidad lamang, natural lamang sa isang ligtas na umibig. Kaya kahit anong pilit mong umibig, kung hindi mo kayang umibig, hindi kayang ibig. Unless God did something to you. And that's the power of His regeneration. Yung pag-regenerate niya sa atin. Binigyan tayo ng mula sa pusong bato, may pinalita ng pusong laman, umiibig ka na. Ikaw na ay may pagmamahal. Araw-araw ba nangyari yan? Hindi. Hindi. Pero salamat sa Diyos, kung hindi ka man araw-araw umiibig, pero yung pag-ibig na yan, araw-araw nandiyan. Meaning, hindi na uubos yung source ng pag-ibig natin because that love, sinabi ni Pablo, that love towards God and towards His people is incorruptible.
We can be corrupted because we're still in this sinful or yung physical body which is condemned to die. Hindi pa tayo glorified. This is corrupted. That's why we sin. But the love that we have in Christ, yung pagmamahal na binibigay natin sa kapatid natin, that's incorruptible. Walang kayang magwasak nun, sumira nun, mag-hijack nun. Walang kaya. Walang kahit ano. Kaya nga sabi, no one can separate us from the love of God. This love of Christ na binigay sa atin is an incorruptible love. Kaya nga malaman natin kapag nagkakasala tayo, that's not love. Na-identify natin, that's not love. Hindi pag-ibig yung ginagawa ko. I'm not operating in love. Kaya may 1 John 1:9 na kapag confess tayo ng sins natin, Lord, hindi ako umibig, nagkasala ako. Patawarin mo ko. And if we confess our sins, He is faithful and just. Forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Therefore, when we're clean, when we're restored, then we can go back to where we have fallen and continue with that love. Makapagpatuloy tayo sa pag-ibig. Hindi humihinto yung pag-ibig ni Kristo. Hindi humitigil, nagkasala ka, hindi kita mahal. Hindi. Mahal ka ni Kristo kasi namatay si Kristo para sa kasalanan yan. Hindi humihinto ang pag-ibig ng Diyos kahit nagkasala tayo. Bakit? Hindi rin kasi humihinto yung confession na isang totoong mananampalataya. Hindi humihinto yung kanyang paghingi ng tawad, yung repentance. Because that confession, that repentance, that forgiveness, ito'y dinadala lamang lahat at resulta ng incorruptible love ni Kristo Jesus na nasa atin. Kaya huwag tayo magtaka. Huwag tayo magtaka, bakit ganun, Panginoon? Ganun na lamang yung biyaya mo sa amin. Merong pagliligtas na talagang aktual na pagliligtas, hindi lamang potensyal. Merong pagliligtas na may pagmamahal at yung pagmamahal na yon ay nagliligtas. Salamat sa Diyos. So, in conclusion, lahat ng binanggit dito, mula chapter 1 ng Ephesians, chapter 2, and so on and so forth. Kung ilalagay ko siya sa nutshell, dito sa conclusive benediction ni Paul, panalangin natin that we'll increase in faith. Lumago tayo sa pananampalataya, sa pagkakilala sa Diyos. How? Study doctrine. Ang resulta dapat ng pag-aaral natin doktrina, lumalago ang pananampalataya natin at bumababa ang kumpiyansa sa sarili. Nahahumble tayo. Lumalago, pero nahahumble. Hindi lamang lumalaki yung ulo. It's one thing to know everything, but it's another thing to put into practice everything that we've learned or you know. Mailagay natin sa pamumuhay yung ating mga natutunan. So, increase in faith. Second, love biblically. Love biblically. Umibig ka ng nababase sa salita ng Diyos. Best example is how Christ loved us. His love was displayed on the cross when He stretched out His arms and He said, "It is finished." That's love. And last, remain in God's peace. Remain in God's peace. How can we remain in God's peace? There are two things. Number one, repent. That's one. Yung repentance, yung ating pagsisisi, yung araw-araw natin na pagtalikod sa kasalanan, pag-mortify ng sin, it doesn't stop until Christ return and kuhain niya tayo at gawin tayong glorified body. It doesn't stop there. Another thing, to remain in God's peace, eh hindi lamang para mag-repent tayo, kundi to be where His presence is. To be where His presence is. The Word of God says, "For where there are two or three persons gathered in His name, there He is in the midst of them." And He said, He even said this,
Whatever you bound on earth will be bound in heaven. Whatever you lose on earth will be loose in heaven. In the context of church discipline, pero ang church discipline it's happening in the church gathering. So if you want to remain in God's peace, be in the fellowship. Be in the fellowship. Bakit? When we say na we are at peace with God, but we don't want to commune with our brothers and our sisters, or we're having excuses, nanghanap tayo ng dahilan, hindi natin pinaglalaban ang pagdalo, ang pagsasama-sama, ang pagkakatipon. And then, I don't think we have God's peace. Wala tayong kapayapaan sa ating sarili. Wala tayong kapayapaan sa Diyos. So believers, as beloved children, I think this is the last time nasasabihin ko to for this series. Para sa iyo to, huwag mong hanapin yung ibang tao kung dahil makarinig dito. This is for you. Ikaw ay malaya na, ikaw ay pinatawad na, ikaw ay niligtas na. Then, increase in faith, love biblically, remain in God's peace, put your doctrine into action, and bless the Lord. To the unbelievers, repent of your sin. Don't trust yourself, your own ability. Trust the finished work of Christ. Pagtiwala ka sa natapos na gawa ni Kristo, kahit marunong kang lumangoy, mas malaki ang dagat sa iyo at kaya kanyang lunurin. You need something to keep you afloat apart from yourself. Kailangan mo ng tagapagligtas. Repent of your sin, believe in the finished work of Christ. Magsisi ka sa kasalanan mo, manampalataya ka sa natapos na gawa ni Kristo sapagkat sa Kanya ay may kapatawaran. Sa Kanya ay merong kapayapaan. Sa Kanya ay may pagpapatawad at merong pag-asa. Huwag mo nang gawin bukas. Do it now. Gawin mo ito ngayon dahil bukas baka ikay patay na. Tayo'y manalangin. Aming Ama, salamat o Diyos. Napakadakila mo, napakatapat mo na sa loob ng ilang buwan, Panginoon, na pinag-aralan namin ng aklat ng Efeso, ng Lord, patuloy mo kaming sinustain. Binigyan mo kami ng kalakasan. Patuloy mo kaming binigyan ng kaunawaan. Dalangin po namin na huwag masayang itong mahabang pag-aaral na ito, kundi makita ito na nagbubunga sa aming mga buhay, na maipamalas naman ito sa kapatiran, Panginoon, sa iglesia, na magawa namin ang mga nasusulat sa doktrina sa isang praktikal na pamamaraan na magbibigay ng kagalakan at ng glorya sa iyo lamang, O Diyos. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa paglilingap mo sa amin, aming Ama. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen at Amen. Tayo po'y tumayo at basahin natin ang ating corporate confession. Nasa GC po natin. Pasensya niyo na po. Late ko na nasend kaya hindi na print. Basahin po natin ng sabay-sabay kung nandun na po kayo sa GC. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, may akda ng lahat ng mga panahon at nangyayari sa lahat ng nilikha. Nagpapasalamat kami sa iyo, aming Ama, na patuloy lumilingap sa amin kahit sa aming sadyang paglayo sa iyo. Patawarin mo kami, aming Diyos, sapagkat kami ay nagkasala. Naging pabaya sa pagganap ng aming mga responsibilidad bilang iyong mga anak. Napuno ng kaalaman ng aming isipan, ngunit naging salat sa pag-ibig ang aming pamumuhay. Nagbunga ng pagkawala ng pag-asa at kapayapaan. Patawarin mo kami, Ama, at manumbalik sa iyong presensya. Maipamalas nawa namin ang pag-ibig, pananampalataya at kapayapaan sa buong iglesia. Magamit ang kaalaman sa pagtaguyod ng kapatiran, may pamuhay ang ebanghelyo sa iglesia at sa aming tahanan. Salamat o Diyos sa biyaya at sa pagliligtas. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at pagdakila.